What's up, mananap? Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano mag-drive ng semi-automatic motorcycle. So, tapos na tayo dun sa scooter or sa automatic na mga motor. So, this time, semi-automatic naman yung ituturo ko sa inyo. Pero syempre, bago ang lahat, ipasok ang intro. Okay, so semi-automatic or semi-manual motorcycle, iisa lang ibig sabihin nun. Ito yung mga motor na walang clutch. Ayan, walang clutch. Bali, wala siyang lever dito sa left side na manibela. Pero, meron siyang shifter. Yung tinatawag nating cambio. Ayan. Semi-automatic or semi-manual dahil wala siyang clutch lever dito sa left side ng handlebar, pero meron siyang shifter. So ano nga ba yung ginagawa nitong shifter? So yung shifter, sa pangalan niya, syempre, siya yung nag-shift or naglilipat ng gears ng motor natin. So para mas maunawaan nyo, ipapakita ko sa inyo. Ayan, itong motor natin na XRM Special Edition is meron siyang apat na gears. So 1, 2, 3, 4. Yung neutral is indication yan na yung motor is stationary or hindi siya tatakbo kahit anong pihit mo ng throttle. Ayan. Kapag nakailaw itong N, meaning neutral, hindi tatakbo yung motor natin kahit anong pihit pa natin dito. So, tingnan nyo ha. Pipihitin ko yung throttle. Ayan. Nagre-revolution lang yung motor pero hindi siya tumatakbo. Diba? Hindi umikot yung gulong sa likod. Kapag N is neutral, hindi tatakbo yung motor. Pero, kapag nilipat natin siya or nilagay natin siya dito sa 1, ayan, kita nyo, umilaw yung 1. Yan yung indication na tatakbo yung motor. Ayan, kita nyo, umiikot na yung gulong sa likod. So, paano nga ba magpalipat-lipat ng gears? Gaya nga ng sabi ko kanina sa inyo, itong semi-automatic or semi-manual na motor, o yung mga motor na semi-automatic or semi-manual, is walang clutch lever, pero meron silang shifter. Ayan. So, ang ginagawa ng shifter is naglilipat ng gears, or nagsishift ng gears. Okay? So, ang paglipat ng gears is merong dalawang paraan. Merong down, or tinatapakan natin to, so tinatawag siyang down, or up, dahil pwede natin sungkitin to ng paa natin pataas, or pwede natin apakan itong parting to or itong likod na bahagi ng shifter para bumaba yung gears. So, down shifting and up shifting. So, paano nga ba yung pagkakasunod-sunod ng mga gears? Halimbawa, naka-neutral tayo ngayon. Then, kapag inapakan ko itong shifter pababa, so 1, 2, 3, 4, then pag inapakan ko pa siya ulit, babalik tayo sa neutral. Pero babalik ka lang sa neutral kapag stationary yung motor or kapag hindi ka tumatakbo. Okay? So huwag kang mag-alala dahil hindi ka mapupunta sa neutral habang nasa fourth gear ka, habang tumatakbo ka. Okay? Then paano naman yung pagbabawas ng gear o yung pagbaba? So halimbawa, nasa fourth gear tayo ngayon. So sabi ko nga kanina, merong dalawang paraan. Pwede mo siyang sungkitin dito, paakyat, 3, 2, 1, then neutral. Or pwede mo rin tong apakan tong nasa likod. So magiging 3, 2, 1, neutral. Okay? Pwede mong sungkitin pataas or pwede mo rin apakan tong dito sa likod. So again na, uulitin ko yung sequence ng shifting dito sa motor. So from neutral, down, 1, down, 2, down, 3, down, 4. Then, kapag pababa naman is up, 3, up, 2, up, 1, up, neutral. Okay? Gets niyo ba? Mas maintindihan nyo yun mamaya kapag itatry na natin or susubukan na natin sa kalsada. So, mag-gear up lang ako, magsusot lang ako ng helmet, then proceed na tayo sa kalsada para mas ma-explain ko sa inyo ng mabuti and mas maintindihan nyo. So, let's go! Okay! I think good spot na to.
medyo mahabang street na daan and wala masyadong dumadaan, syempre. And same din sa inyo guys ha, yun din yung gagawin nyo kung gusto nyo mag-aral mag-motor. Humanap kayo ng daan na hindi busy or wala masyadong dumadaan. And syempre, dapat patag and straight. Back to the basics muna tayo kasi baka nakalimutan yun ha. And sa mga nagtatanong pala kung may video ako about sa automatic motorcycle or kung paano mag-drive ng automatic na motor, is meron tayong video tungkol doon. So ilalagay ko yung link dyan sa baba. So back to the basics. Dito sa right side ng motor is ito yung tinatawag nilang throttle. Ito yung kumukontrol sa pagpapatakbo natin sa motor. And kung naaalala nyo, dun sa automatic na motor is meron tayong levers dito sa kanan and sa kaliwa. Pero dito sa semi-automatic na motor is isa lang yung lever natin. And nandito siya sa right side or nasa kanang bahagi ng manibela natin. So ito yung tinatawag nilang handbrake. Itong handbrake na to is nag-a-activate ng preno sa harapang bahagi or nasa harapang gulong natin. So itong handbrake is nag-a-activate ng front brake. Then yung ikalawang preno naman is located dito sa paanan natin banda or ito yung tinatawag nilang foot brake. Ayan. Foot brake dahil nasa paan natin or yung paan natin yung nag-a-activate para dyan. And ito naman yung brake para sa rear wheel natin or yung nasa likurang bahagi ng motor natin. Yung gulong sa likuran. So ito yung rear brake natin or yung foot brake. So kung naaalala nyo pa rin dun sa video ko tungkol sa pagdadrive ng scooter or automatic na motor, ginagamit lang natin yung handbrake kapag titigil tayo. Pero kapag gusto lang natin bumagal yung takbo natin, yung ginagamit natin is yung rear brake o yung preno sa likuran. So same applies sa kahit anong motor. Okay? So kapag gusto lang natin mag-slow down, yung gagamitin lang natin is yung foot brake o yung preno sa likuran. Okay? Then, kung gusto na natin tumigil or huminto, dito na natin gagamitin yung front brake natin or yung tinatawag na handbrake. So I hope clear yun lahat sa inyo. Simulan na natin. So same as sa scooter, ayan, meron tayong ignition key. Ipasok natin dyan sa susian ng motor. Then, turn clockwise. Then, ayan, indication na ready na siya mag-start is iilaw yung neutral indicator. So, reminder lang pala guys ha, huwag na huwag nyong isa-start yung motor nyo kapag wala siya sa neutral. Dahil ang tendency nun, kapag in-start nyo yung motor nyo habang nasa gear 1, gear 2, gear 3, or kahit nasa anong gear pa yan, is kakadyot kayo or activated yung gearing, it means tatakbo kayo or kakadyot yung motor nyo. So, huwag na huwag nyong isa-start yung motor nyo kapag wala siya sa neutral. Okay, so same as sa scooter or dun sa automatic motorcycle, syempre meron tayong start button dito. Ito yung pinipindot natin para mag-start yung motor. So pipindutin ko lang to. Ayan, and umaandar na yung motor natin. So sabi ko nga kanina, ito yung throttle natin, ito yung magpapatakbo sa motor. Ito yung magde-decide or ito yung magko-control sa bilis mo or sa takbo ng motor mo. So dapat matutunan mo muna yung tinatawag nila na throttle control. From the name itself, dapat makontrol mo yung throttle para hindi ka mabigla or hindi mo siya mapihit ng biglaan. Kasi nga, ito yung magpapatakbo sa motor mo. So dapat kontrolin mo to para hindi ka magpanik. Gaya nga ng sabi ko kanina, habang naka-neutral yung motor, is kahit anong pihit natin, ayan, dito sa throttle, is hindi tayo tatakbo kapag nasa neutral tayo. So, paano natin ito patatakbuin yung motor? Tatakbo lang yung motor once na in gears ka or nasa gear yung motor. So, meron tayong first gear, second gear, third gear, and fourth gear, gaya ng sabi ko kanina. So, uulit-ulitin ko lang to sa inyo guys para mas magets nyo, okay? So, paano natin patatakbuhin tong motor? Syempre, dapat pumunta muna tayo sa first gear dito sa number 1. So, paano tayo makakapunta dito sa first gear? So, hawak na dito sa manibela. Then, yung paa natin, syempre, nakatukod dito sa lupa para hindi tayo matumba. And, wag na wag kalimutan na itaas yung side stand. Ayan. Okay. Naka-ready na tayo or naka-prepare na tayo para umandar. So, pumunta na tayo dito sa first gear. So, para makapunta tayo dito sa first gear, kailangan natin tong apakan tong shifter. So, sabi ko kanina, apakan natin to pababa para mapunta tayo sa first gear. So, down,
Ayan, maririnig nyo, nag-click yung motor. Indication na lumipat na tayo sa first gear. And meron tayong indicator dito na magsasabi sa atin kung anong gear na nasaan yung motor. So, first gear. So, kapag pinihit ko na tong throttle, it means tatakbo na yung motor. So, dapat kontrolin muna natin or matuto muna tayo ng throttle control para hindi tayo mabigla sa pagpihit nito. Okay? So, subukan natin. So, first gear, tatakbo na to. So, pihitin natin siya, dahan-dahan lang. Eyes front or mata sa kalsada para alam natin kung saan tayo papunta. Okay? So, let's go. Ayan. Then, habang tumatakbo na tayo, unti-unti na nating iangat yung dalawang paa natin. Ayan. At kung napapansin nyo, parang galit na galit na yung makina. Ayan, kung naririnig nyo, yan yung nagsasabing kailangan na natin mag-shift or pumunta sa second gear. Ayan, kasi nasa first gear pa lang tayo. So kapag galit na yung makina and parang hindi na bumibilis yung takbo mo, dapat mag-shift up ka na. So paano nga ba lumipat ng gear? So tumatakbo ka na habang nasa first gear. So paano tayo pupunta ng second gear? Naka-throttle tayo. Imagine tumatakbo tayo in first gear. Ayan. Naririnig nyo, nagre-revolution yung motor. So makakapunta lang tayo ng second gear kapag inirelease natin yung throttle. Ibabalik natin yung throttle. Ayan. Sabay down dito sa shifter. So habang naka-throttle, release the throttle, sabay shift down dito sa shifter. Ayan. So ipapakita ko sa inyo para manliwanagan kayo. Okay? So balik tayo sa neutral. Ayan. So first gear, kasi a-under na tayo. Ayan. First gear. Then throttle control. Dahan-dahan. Then itaas na natin yung mga paa natin or ilagay na natin sa footrest. Ayan. Medyo maingay na yung makina and hindi na tumataas yung, hindi na bumibilis yung takbo ko. So release the throttle, click sa shifter. Ayan, second gear na tayo. Then same as sa third gear and sa fourth, release the throttle, then shift down. Ayan, third gear. So same as sa fourth gear. Maingay na yung motor and hindi na bumibilis yung takbo ko. So, release the throttle, shift down, sabay, fourth gear. Okay? So, try ulit natin. Okay, so halimbawa, nasa first gear na tayo. Tumatakbo na tayo in first gear. So, naka-throttle tayo, kunwari. Then, gusto natin pumunta sa second gear. So, gagawin lang natin is to release the throttle, release, shift down, then throttle again. So sabay yung pag-release natin ng throttle and yung pag-shift natin pababa. Okay? Again, so habang nasa first gear, nasa throttle tayo, release the throttle, then shift down, then throttle again para mapunta tayo sa second gear. Then habang nasa second gear tayo, habang nag-throttle tayo or tumatakbo, release the throttle, sabay shift down para mapunta tayo sa third gear. Okay, then habang nasa third gear naman tayo, release the throttle, shift down again, and mapupunta na tayo dito sa fourth gear. Then yung fourth gear is yung last gear ng motor natin, so expected na magiging smooth na yung takbo natin or dire-diretso na. So focus muna tayo sa paakyat na shifting, 1, 2, 3, 4. Then mamaya ko na ituturo yung downshifting or yung pag-shift pababa. Okay, so dito muna tayo and i-familiarize muna natin to. So start natin tong motor. Okay, in neutral state, hindi tayo tatakbo. Then shift down. So nasa first gear na tayo. It means kapag pinihit ko na tong throttle is tatakbo tayo. So i-apply natin yung tinuro ko on how to shift from 1 to 2, 2 to 3, and 3 to 4. Okay, so nasa first gear na tayo. So throttle, slowly, gently. Ayan. So release the throttle, shift down, throttle again, 2,
Okay? So, gusto natin pumunta sa third gear. So, release the throttle, shift down, then throttle again. 3. Okay? So, again, gusto natin pumunta sa fourth gear. So, release the throttle, shift down, and throttle again. Fourth gear. Okay? So, habang nasa fourth gear na tayo, is magiging smooth na yung pagpapatakbo natin or dire-diretso na tayo. Okay, again, para ma-familiarize na talaga, so neutral, hindi tayo tatakbo. So shift down para mapunta tayo sa first gear, ayan. So while in first gear, na tumatakbo na tayo, is release the throttle, shift down again para lumipat tayo sa number 2. And kapag maingay na yung makina and hindi na bumibilis yung takbo natin, so release the throttle again, shift down, 3, then throttle again. Tumatakbo tayo in third gear. So while in third gear, gusto natin pumunta sa fourth gear. So release the throttle, sabay shift down, then nasa fourth gear na tayo, then back in the throttle. So kapag nasa fourth gear na tayo, expect na smooth na yung pagpapatakbo natin and wala na tayong gagawin. So i-control na lang natin yung speed natin while in fourth gear. Okay? So gawin natin or i-execute ko para mas maintindihan nyo. So let's go. First gear. Ayan, umiingay na yung makina and hindi na bumibilis yung takbo ko. So, release the throttle, shift down, and throttle again. So, release the throttle, shift down, second. Then, release the throttle, shift down, back at the throttle, third gear. Then, ganun pa rin, hindi na bumibilis yung takbo ko from third gear. So, release the throttle, shift down. Then, pupunta tayo sa 4th gear. So, release the throttle, shift down. There, 4th gear. Then, smooth na yung pagpapatakbo natin. Okay, so alam nyo na kung paano mag-progress or mag-shift, paakyat. From neutral to 1, 2, 3, 4. So next naman is kung paano tayo mag-shift pababa. From 4, 3, 2, 1, then neutral. Okay? Pero uulitin ko lang guys ha, nag-shift tayo pataas kapag tumatakbo tayo and hindi na bumibilis yung takbo natin or kapag nahihirapan na yung engine. Okay? So kung nahihirapan na yung engine in first gear, release the throttle, shift down, then throttle again para mapunta ka sa second gear. And ganun din yung gagawin sa third and fourth. So, in other terms, ang shifting from 1, 2, 3, 4 is to increase speed. Eh, ano naman yung purpose ng pagda-downshift or yung pag-shift pababa from 4, 3, 2, 1? So, ginagawa lang natin yan kapag kailangan natin ng power. So, ano nga ba yung power and speed? So, sa madaling salita, kapag gusto nating bumilis or speed, is paakyat yung shifting natin from neutral or from 1, 2, 3, 4. Pero, kapag gusto natin yung power o yung tinatawag nilang hatak, kailangan natin mag-downshift. So, 4, 3, 2, 1. So, sa madaling salita, kapag mas mababa yung gears mo or kapag nasa around 1 and second gear ka, is mas malakas yung power ng motor. Pero, wala kang speed. Mas malakas yung hatak, pero walang bilis. Okay? Pero, kapag nasa third or fourth gear ka naman, wala na siyang hatak or wala ng power, pero mayroon naman siyang speed. Walang hatak, pero mabilis yung magiging takbo mo. So, yung progress na 1, 2, 3, 4 is for speed. Then, ang progress na 4, 3, 2, 1 is kapag kailangan mo na ng power or kapag paahon. So, magpapakita ako ng sample sa inyo guys para maintindihan nyo ako. Okay? So, let's go. Let's say, paahon tayo. And, nasa 4th gear ako. Then, hindi sapat yung lakas ng motor ko para umakyat dyan sa paahon na kalsadang yan. So yung gagawin ko is magda-downshift ako from 4th gear to 3rd gear. Kung kaya na ng 3rd gear, di magsistay ako dyan sa 3rd gear. Pero kapag hindi sapat yung lakas ng 3rd gear, is dilipat pa ako dun sa 2nd gear. Okay? So ipapakita ko sa inyo. Ayan. Okay, so nakita nyo, hindi siya kaya ng 4th gear. So, babalik talaga ako ng 1st gear para makuha ko yung power na kailangan ko para makaahon ako sa paakyat na yan.
Okay, kaya ng first gear. Second gear. Then, third gear. And nag-proceed na ako sa fourth gear dahil naging smooth na naman. Okay, so gets nyo ba guys? Yung fourth gear or yung gearing pataas is for speed. Then yung gearing pababa is for power. So nakita nyo kanina, hindi ako makaakyat dun sa paahon na yon gamit ang fourth gear. Kasi nga, walang power ang fourth gear. Yung power is from the lower gears, from second gear or first gear. So ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano magpababa ng gears. So from fourth gear, bababa tayo hanggang first gear. So paano natin gagawin yon? So example, nasa 4th gear tayo. Nasa throttle tayo, nagpapatakbo in 4th gear. Then biglang may paahon and hindi kaya ng motor natin. So i-release natin yung throttle. Then aapakan natin yung shifter sa likod. Ayan. Aapakan natin siya para mapunta tayo sa 3rd gear. So while in throttle in 4th gear, hindi kaya paahon. Release the throttle. Then shift up, sukitin natin to para mag-shift tayo pataas, or aapakan natin itong nasang likod para pumapunta tayo sa third gear. So release the throttle, apakan tong shifter sa likod, then mapupunta tayo sa third gear. We will have more power but less speed. Pero dahil nga paahon tayo or paakyat, hindi natin kailangan ng speed. Ang kailangan natin is power para makaakyat tayo. So subukan natin gawin yun guys para mas maintindihan nyo. Okay, so nasa 4th gear na ako ngayon and nahihirapan yung motor ko paakyat. So I'll release the throttle, then shift 3rd gear. I'll have more power para makaakyat ako dun sa paahon. Okay, gets nyo ba? So sa madaling salita, shift up 1, 2, 3, 4 for more speed, then shift down 4, 3, 2, 1 for more power. Okay? So i-execute ko ulit sa inyo guys yung pag-shift down or to earn more power para mas magets nyo ako. Pero hindi na ako dadaan dun sa paakyat kasi nga medyo delikado kasi hindi ko nakikita kung may kasalubong ako. So dito ko na lang i-execute sa inyo sa patag, pero i-imagine natin na paakyat tayo and kailangan natin ng more power para makaakyat. Okay, so let's try. Okay, example, nasa 4th gear na ako ngayon and nasa paakyat ako and nahihirapan yung motor ko. So ang gagawin ko, i-release tong throttle, aapakan yung shifter sa likod, then bibitawan, then throttle again. Ayan, nasa 3rd gear na ako, so hindi pa rin kaya ng 3rd gear. So release yung throttle, then shift again, then throttle again. Okay, nasa 2nd gear na ako. Okay, isa pa. So pupunta muna ako ng 4th gear. Okay, nasa 4th gear na ako ngayon. So hindi ko kaya paakyat. Halimbawa, paahon tayo. So release the throttle, shift down para mapunta tayo sa 3rd gear. Release, then shift, then throttle again. Then, ayan, nasa 3rd gear na ako. Hindi pa rin kaya ng 3rd gear. So release, shift down para mapunta ako sa 2nd gear. Release, shift down. Ayan, nasa 2nd gear na ako. So kung napapansin nyo guys is hindi masyadong smooth yung pag-shift down ko from 4, 3, 2, 1. Kasi nga meron tayong tinatawag na rev matching para sa mas smooth na transition or pagda-downshift. Yung rev matching is applicable lang kapag pababa yung shifting natin or from the highest gear to the lowest. Dun lang yung na-apply yung rev matching. Pero kapag yung progress naman natin is paakyat from 1, 2, 3, 4, is hindi natin kailangan yon. Proper timing lang yung kailangan para maging smooth yung shifting natin pataas. Pero in order to be smooth ang pag-shift natin pababa, kailangan talaga natin ng rev matching. So rev matching, ibang topic naman yon. So gagawa ako ng ibang video tungkol doon. Kasi nga, I know na medyo mahaba tong video na to. So focus lang muna tayo dito sa basics ng pagda-drive ng semi-automatic, or focus muna tayo sa proper shifting. Ayan.
dito sa motor natin. Okay? So, kabisaduhin nyo lang muna to para ma-master nyo and hindi na kayo kabahan. Mag-gain nyo yung confidence na kailangan nyo para makapag-drive ng maayos. Pero dahan-dahan lang, syempre. So, makukuha nyo din yan. Basta dahan-dahan lang. Okay? So, yun lang yung laging advice ko. Be calm. Dahan-dahan lang sa lahat ng ginagawa dito sa motor para hindi tayo mabigla. So, hanggang dito na lang muna. And I hope may natutunan kayo, guys. So, that's about it, guys. Just ride within your limits. Keep safe sa lahat. Ingat palagi. And peace!